Good morning! Umaga ko ngayon guys, meron kaming Juma prayer, ang tawag na Friday prayer. At kababa ko lang sa jeep. Dito ako baba sa Almindras jeep. Lagi ko pinababaan. Magkasunod lang po sila guys ng aming mosque. At ito pa, ito maaga tayo ngayon dahil para doon tayo makaupo sa harap ng imam para makapakinig tayo ng kutba o yung tinatawag ng message. Kumbaga sa Christian pa or Catholic belief sermon. Ika nga. So today is Friday. It is a very hot day. Kabikinig guys. So what to do? And after my Juma prayer, bala kong pumunta dito sa kong tayo na BPO company dito sa may sentrali. Bala kong mag-apply guys. Sana maabutan ko yung kailang hiring. Hanggang ngayon lang pala ang hiring nila nung araw na ito. Actually, nag-hard sila 3 to 4 days ago pa. So sana maka-habol pa tayo at libre ano daw, snacks ang alam ko. So alam niya kung ano yung libre snacks, maka-libre kape man lang tayo. So see you there after my Juma prayer. Dami ng tao pala guys. Dami ng kutsi. Pero maaga pa. Ayan talaga rito pag Piranas, maaga talaga po punta magdasal para magatian ng Juma prayer. Kasi ang unang makapasok dito sa aming mosque ay malaking gantimpala. So maghugas muna guys, tinatawag na wudu first before going to Salah. Few moments later. Hello guys, good afternoon. Galing ko lang guys sa aming mosque dahil matin ako ng Juma prayer. Kaya na rin ako ng tanghalian. Ang ulam ko ay gulay, halo-halong gulay, tinatawag na nilawoy, Bisaya pa. One rice lang, isang order na nilawoy, at isang yellow banana, siyempre, sa dessert. So, masok muna ako dito sa Osminya Park dahil napaka-init guys. May iba ang init dito ngayon. At ito nga, silong-silong muna ako dito sa mga puno ng kahoy dahil nga, sarap ang hangin dito guys, kahit mainit, masarap ang hangin. So, malamig, parang may yellow ba na pinahangin naman ng electric fan at dumapo sa yung katawan ay ang lamig. So ngayon magpalipas lang ako ng ilang minuto, pupunta na ako ng isang bagong bukas na BPO company dito lang sa may sentrali at subukan kong mag-apply baka sakali madali na natin. Inshallah kaya muna tayo tayong konti matunaw muna tayo ng ating kinain. Naghanap ako ng saging na nilaga kasi yun ang dapat ito panahalian eh. Wala akong makita eh. Doon yun sa mga terminal ng bus, marami yun doon, doon sa may ikulan. Dumana ko yun na wala pa eh. So, pahinga muna ako dito guys at nang makapag-relax. Dadaan muna ako dito sa Kit Health Office. Pa-check muna ako ng aking blood pressure at saka sa aking timbang. Kasi hindi pare-pares ang timbang. Nagpatimbang ako doon sa Victoria Mall. 63 ang aking timbang. Nung pumunta ako dyan saan, naging 67. Ang bilis naman tumaas ang aking timbang. Palibasa ay ano eh, sulit ang mga kinakain ko doon. Dahil ang sarap ng mga pagkain doon eh. Lalo na sa mga malls, di ba? So madali talagang bumigat guys pag kumain ka lang kumain talaga. Within a few days, ay talagang imagine 63 naging 67 o 4 kg ang naidagdag. Kung baka mali naman yung timbangan nung aking tinimbangan doon sa ginsan. Pero hindi magkamali yun eh, mismong ano yun. Weighing skill talaga ng pangtao talaga yun eh. Kasi may ano ng mga senior citizen doon eh. Mayroon mga check-up, lahat, timbang, blood pressure, kung anong senior citizen na, ang alam ko, senior citizen day. So, pahinga muna akong konti at pupunta ako ng City Health Office. Pagkatapos, pupunta na ako doon sa BPO company na aking applyan. Hanggang alas 7 naman yon. At libre merienda yon. So guys, daraman ako dito sa City Health Office bago pupunta sa applyan kong BPO company. Yeah. Pasok muna tayo dito guys.
guys, nagpa-check up na ako guys. Ang aking timbang ay 69. 3 days ago, ano lang ako eh, around 67 something, going to 68. Tingnan yun, 69 na. Tapos tinanong ko bakit ang bilis kong bumigat, kasi mahilig ko kumain nga ng ano, mga nilagang saging, no limit, at saka mga prutas. Siyempre mataas daw talaga pagpataas ang timbang dahil nga ano yun eh, mabigat ang ano nun eh. Mabigat ang sulit kasi yun, sulit ka nga. So yun ang advice sa akin nung ano kasi sa akin. At saka yung aking dugo ay 120 over 70. So normal na, pwede na mag-apply ng call center. So yun guys, at ako'y maglakad na, lalakarin ko lang, papunta dun sa Sentrale, doon ako mag-apply guys. Doon na rin ako magkakape. Sana nga, marami pa ang bakante. Kasi ilang araw ang kanilang hiring. Tatlong araw yata, ngayon ang huling araw. So try ko guys, baka sakali na matanggap na tayo. Hello guys, katatapos ko lang mag-check up ng aking blood pressure. Ang aking blood pressure ay 120 over 70, normal lang. Tapos ang aking bigat ay 69.82. Kung may sapatos, pag wala sapatos, 69.38. So biglang tumaas yung timbang ko guys. Ang aking dapat timbang ay 65 lang. So nung pumunta ako ng General Santos City, 68 ako doon, or 67 something. Bago ko pumunta ng General Santos City, another 3 days passed. 63 kg lang ako. Pero ang bilis mo tumaas yung aking timbang. Mali yung timbangan or malakas ako kumain or ano ba? Kasi nga minsan nagdadalawang kanin ako. Pinagbawal nga sa isang doktor na magdalawang kanin. Dapat isa lang. O kung pwede nga, kalahating kanin or no rice at all. So ang alternate ko rin na kain, nilagang saging saka yellow banana. Mahilig din ako sa prutas dahil maraming prutas dito at mura lang. Lansunis, mga ganyan, rambutan, saka yung mangosteen. Yung limit lang pala ng lansunis, 5 piraso lang or 6 sa isang araw. Ay, yung 1 kilo eh, naubos ko yun. Hinati ko bago kumain at saka pagkatapos kumain. So, ibig sabihin, talaga mauuber ka. Tumawa ngayon nag-assist sa akin eh, bakit ako biglang tumaas ang timbang. Ay, normal na lang yung makakain ako eh. Saka tubig, siyempre pabigat ang tubig. So, kailangan mag-reduce na naman tayo ng pagkain guys. Pero hindi na tayo mag-fasting. At least, napag-aralan ko na na ang laki ng baba ng aking timbang. Ah, kaya pala ako nag 63 kg kasi nga nag-fasting ako ng 3 araw. Tama. Tapos pagkatapos ng fasting ko, yun, punta akong General Santos City, naging almost 68 kg. So normal lang yun. Kasi nga, nakain tayo, di ba? So, kailangan ma-maintain ko yung 65 kg ko para hindi tayo mahirapan mag-ano, akit sagdanan. At saka kaya ako nagpa-check up bago pumunta ng General Santos City para ma-maintain natin kung tama ba ang ating kalusugan, di ba? So, yun guys, kasi galing ako sa fasting. So, ako'y pupunta na at maglalakad lang. Dito lang ako dadaan guys sa Iskinita para pagdating ko doon hindi ako masarang nainitan at hindi ako masarang pagod. Kasi pagdating doon, sasalang ako agad, di ba? Tell me about yourself, ang tanong agad. Mr. Kareha, tell me about yourself. Mga ano yan, mga normal na tanong lang yan sa call center pag ini-interview ka. So, see you there! At libre kape yun. May mga palibre yun eh. Kasi nakalagay dun eh. Free snacks. Kung hindi naman, di, mag-i-stack ako mag-isa dun sa Dunkin Donut. May bagong Dunkin Donut dun eh. Sa second floor ng Sentrale. At titingnan ko rin dun sa isa pang BPO company. Magkasunod lang yun eh. May isa pa dun sa sixth floor. So, kung sino ang kapisado dyan, eh, pwede na kami mag-apply ngayon right guys. Kasi ano talaga sila, ramping eh, nga hanggang ngayon araw na ito. Mentionin ko na IFIX hanggang ngayon lang araw na ito ang hiring nila. Pero yung ibang BPO company doon, nag-ano sila, araw-araw may hiring. Eh, gusto ko mag-try dito sa IFIX kasi nga bago silang bukas. Alam mo mga bagong bukas, maraming kinukuha, diba? Especially in healthcare ka. Dito lang ako sa Eskineta dumadaan guys. Shortcut kasi walang init yan ho. Diba? Makulimlim. Pag doon ako sa
highway. Napakainit to. Saka alanganin ng sumakay. Sayang yung pamasahe mo. Lakad lang ako guys dito sa skinny tire. Hindi nadaan ako. Dito ako napadaan pag dumidiretso ako doon sa City Health Office. Mula doon sa amin. Kasi malilim siya eh. Dito lang mainit. Siyempre, araw na lang araw. Nakikita lang ah, building oh, yun oh. Yung building na yun. Yun yun. Dito ako lalabas. Yan. Diba? Malilim. Kasi dyan ka sa highway dadaan ay napaka-init. So, makikita mo na yung building. Yan oh. Diba? Lapit lang. Yung building na yan. Building ng Felipes. Andiyan yung BXI, Optum, at saka yung bagong Bukasnap, BPO company na IBEX Experience. Dito tayo dadaan sa tabi. Hindi ka mainit, di ba? Kailangan be wise. Hello guys, andito na ako sa loob guys. Mag ano naman akong konti, inhiliksil. Regalay ako sa kanan, ang init. Dito yun, alam ko. Ito post daw eh. Pwede ba? Yun, daming ano, mga aplikatiyo. 1 hour later. Hello guys, nakasalang na tayo guys. At naipasa natin yung first interview. Inshallah, second interview and then final, then job offer na. Wala yung healthcare account and applying ko eh. Nirepair ako sa food delivery. Hindi pa ako naka-experience yung food delivery na yun. So, sana nga mapasa ko yung sunod na interview. At binigyan kaming stop. Libre kami ng merienda. Parami nga eh. May siupaw, may chocolate, may chicken, maraming matamis, may juice. Mamili ka, may choco. Wala silang coffee. Libre lahat yun, basta may stop. Binigyan nga yung stop, baka tapos mong mag-sign up. Ilang sariling form. Pagkatapos ka pumirama doon, bigyan nga yung stop. Katapos mo ng first interview, pwede ka na kumain. Habang naghihintay ka doon sa second interview for the next account. Yung account ko na, ang account na nirefer sa akin, yung food delivery. Kasi wala akong idea kung ano yung food delivery na yun. Pahala na. Nakikita ko yung munauna sa akin para meron silang examine sa computer. Assessment. Pahala na kung anong kahinatnan guys. Sana nga maitawid ko itong another task na ito. At masaya nang guys, habang naghihintay, nagpagkain. So, yan. Balik muna ako guys, pagkatinawag ng pangalan ko. See you later. 3 hours later. Hello guys, pinabot na ng 5:30 guys. Wala nang araw. Oh. Ang tagal. Wala tayong magawa guys. Nag-assessment pa ako. Nirekomenda pa ako sa ibang accounts. Dahil nga wala yung account ko na dapat ko applyan. So, nag-examine ako uli doon sa account na ibinigay sa akin o na-refer sa akin, food delivery. Eh, wala naman ako experience nun sa food delivery. Basta fill in the blank, tsaka yung multiple choice. Arrange mo yung mga paragraph or mga sentences, mga ganun. Ang tagal bago ako tinawagan eh. Nakadalawang merienda na ako guys. Libre pagkain kasi may stop kami. Tapos libre choco, chocolate, hot chocolate or orange, mamili ka doon. One to sawa. Eh, sad to say na hindi ko na kumbaga sa ano, hindi naman sinabi. Siguro para hindi ma-hurt ang feelings kung sinabi lang na tatawagan na daw ako. Kung mayroong account na nababagay sa akin, so it means to say, I did not make it. So yun guys, pero may masaya kahit papano eh. At least I try my best na mag-apply dito nga sa IBEX Centrale. So yeah, no hurt feelings, yun talagang ganyan guys. Pero ang dami pa dun, dahil pang naghihintay dun, ang dami pang yung mga nahuli sa akin. Kasi ang starting nila 10 o'clock. Up to 7 naman sila. So, marami pa doon sa loob. Ay, may mga pagkain naman, merienda, kung gusto mo. Gusto mo ng noodles,
cafe or whatsoever, yung isang katabi ko nga tayo pala umalis. Naguto. Nakita ko nag-noodles kasi sinawalay ko yung ID ko. Mayroon kaming ID kasi, applicant ID. Tapos ang aking diniposit doon yung OFW ID ko. Nagtaka yung security, bakit OFW ako nag-apply pa? Eh, tinan ko nga kung pwede akong mag-apply sa edad ko, pwede daw. Yun. Yung kasi ang aking diniposit, kasi dati ang aking diniposit yung pag-ibig ID o kaya ang SSS ID, kailangan pala yun. Pag nag-fill up ka, kailangan yung number na yun. So, hindi ko na binigay. Yung aking OFW ID na lang ibinigay ko. Tapos, hindi naman kinakailangan yun. Tapos, yung mga number na yun pag nag-input ka doon sa computer. So, yun lang guys. Masaya lang ako guys. Kahit papano, I try my best. Hindi ko alam kung ilan yung pumasa at ilan yung hindi. Kasi pag sinabihan ka ng tatawagan ka na lang or whatsoever, nakawala lahat yung mga nasa pilahan eh. Ibig sabihin, umalis sila sa lahat. So, ganun. So, uwi na ako guys. At lakad lang ako guys. Dahil ang sasakyan na sa kabila. Tignan nyo oh. Di na kumagalaw. Ito mo oh. Sa kabila. Halos di na kumagalaw. Kaya ang ganda pa bang maglakad. Mauunahan ko pa sila. So, medyo madilim na dito guys. Pero malapit na naman ako. So see you. At yan lang malablog ko sa kanal ito. Nanasihan kayo mag-like, kayo mag-share at mag-subscribe sa akin channel. Join Kalit Kadena. Ganun din sa sikat channel ko, Jumbo Nanat TV. As sa kasatpalan channel ko, Big Time World TV. Bye bye. Our love is a light, so where begin? Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in.